Nalilihis ang isang misyon ng kolonisasyon kapag na-intercept ng crew ang isang transmission mula sa isang kalapit na planeta. Kaya nagpasya silang imbestigahan ang pinagmulan ng transmission. Ngunit ito ba ang tamang pagpipilian? Alamin natin sa pelikula. Sa simula ng pelikula, sinubukan ng isang business tycoon na nagngangalang Peter Weyland ang talino at kakayahan ng kanyang bagong likhang android. Ang android ay nagpapakita ng isang malaking halaga ng talino, kahit na pinangalanan ang kanyang sarili na David pagkatapos makita ang rebulto ni Michelangelo. Pagkatapos ay tumutugtog siya ng piano sa tono ng musika ni Richard Wagner na parang isang profesional. Pagkatapos, itinanong ni David na kung nilikha siya ni Pedro, sino ang lumikha kay Pedro? Sinabi ng lalaki na gusto niya ng sagot sa parehong tanong na yon. At maaari nilang mahanap ang sagot dito ng magkasama. Gayunpaman, itinuro ni David na si Pedro ay mamamatay sa kalaunan, ngunit siya ay hindi, na ginagawang imposible para sa kanila na malaman ang sagot ng magkasama. Iniistorbo nito si Pedro, at hindi siya makapagsalita. Ang eksena ay nagbago sa taong 2,104. Isang kolonisasyong sasakyang dagat na tinatawag na Covenant, na mayroong 15 crew members, 2,000 colonists, at 1,140 embryo sa stasis, ay papunta sa planet Auriga Negativo 6. Sa ngayon, 7 taon at 4 buwan pa ang layo ng tipan sa nasabing planeta. Isang android na nagngangalang Walter, na kamukhang kamukha ni David, ang kasalukuyang namamahala sa tipan sa tulong ng AI system ng barko na tinatawag na Ina. Pagkatapos ay bigla na lang, inalertuhan siya ni Inay tungkol sa isang papasok na stellar flare. Sinimulan ni Walter ang pagbabagong buhay ng mga tripulante ng emergency, na ginigising ang lahat ng mga tripulante ng tipan. Gayunpaman, ang stasis pod ni Jacob, ang kapitan ng crew, ay hindi gumagana at hindi nagbubukas. Sinisikap ng mga tripulante na tulungan ang kanilang kapitan, ngunit hindi nila ito masira. Ang kanyang asawang si Daniels at ang mga tripulante ay emosyonal na nanonood habang si Jacob ay nasusunog hanggang sa mamatay. Dahil sa nangyari, ang pangalawang in command ni Jacob na nagngangalang Oram ay umakyat bilang bagong kapitan ng mga tripulante. Matapos ang insidente, mayroon na ngayong 14 na natripulante ang natitira. Ang lahat, maliban kay Daniels, ay nagkikita sa control room. Ipinangako ni Oram sa mga tauhan na gagawin niya ang kanyang makakaya bilang kanilang bagong kapitan. Pagkatapos, siya ay nagpapatuloy upang iulat ang mga casualty at pinsala dahil sa insidente ng stellar flare. Bukod kay Jacob, nawalan din sila ng 47 colonists at 16 na naembryo. Sa kabutihang palad, ang kabuuang katayuan ng barko ay humahawak pa rin sa 83%. Gayunpaman, marami sa kanilang mga pangalawang sistema ay offline na ngayon. Sa oras na ito, inutusan niya ang mga tripulante na magsimulang magtrabaho upang ayusin ang barko. Sa sandaling yon, dumating si Daniels, na nag-uulat na ang mga terraforming na sasakyan ay stable. Ngunit kailangan pa rin ng ilang pagsusuri. Nang makitang nagtatrabaho na si Daniels, nagsimula na ring magtrabaho ang buong crew. Pagkatapos, sinamahan ni Walter si Daniels sa terraforming bay kung saan sila nagsusuri ng mga sasakyan. Doon, ibinahagi ni Daniels kay Walter ang panaginip nila ni Jacob tungkol sa paggawa ng isang cabin sa Auriga Negativo 6. Ngunit pagkamatay ni Jacob, hindi na makita ni Daniels ang punto ng ipagpatuloy ang panaginip na iyon. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ni Oram sa security camera na nag-iinuman si Daniels at ang ilan sa mga tripulante bilang paggalang kay Jacob. Nang makita ito, nadismaya si Oram dahil sa tingin niya ay hindi nila siya nirerespeto. Itinuro ng kanyang asawang si Karin na si Daniels ay nagdadalamhati lamang sa kanyang asawa. Nang maglaon, pagkatapos ayusin ng Tennessee at anchor ang barko mula sa labas, ang kapangyarihan ay ganap na bumalik sa barko. Sa kanilang pagbabalik sa tipan, naharang nila ang isang masamang transmisyon. Sa loob, sinusuri ng crew ang transmisyon at natuklasan na ito ay mula sa isang tao. Sa karagdagang pagsusuri, nalaman nila na nagmula ito sa isang kalapit na planeta na lumalabas na mas matitirahan kaysa Auriga Negativo 6. Dahil sa pagtuklas na ito, gusto ni Oram na siya sa atin ito, na abutin lamang ng ilang linggo sa paglalakbay. Ngunit itinuturo ni Daniels na ang lahat ng kanilang pagsasanay ay ginagawa bilang paghahanda para sa tirahan ng Auriga Negativo 6. At sa biglaang paglitaw ng isang bagong perpektong planeta, iniisip niya na ito ay masyadong magandang upang maging totoo. Ngunit iginiit ni Oram na kailangan nilang imbestigahan ang planetang ito dahil maaari itong maging isang mas mabuting planeta para sa kanilang kolonya. Pagkaraan ng ilang linggo, narating nila ang atmosfera ng planeta. Habang sina Tennessee, Rix, at ang kanyang asawang si Upworth ay nananatili sa tipan, ang natitirang mga tripulante ay sumakay sa isang lander patungo sa planeta. Sa pagpasok sa planeta, kailangan nilang harapin ang isang iyon na bagyo. Sa kabutihang palad, nagawa nilang dumaan dito, ngunit ito ay uri ng pinsala sa kanilang mga linya ng komunikasyon sa tipan.
Gaya ng inaasahan nila, ang planeta ay parang Earth na may kalupaan, kabundukan, buhay ng halaman, at tubig. Kahit na ang oxygen ay napapanatiling, na nagpapahintulot sa mga tripulante na hindi magsuot ng anumang mga maskara. Habang ang iba ay nagsimulang maghanap para sa pinagmulan ng transmission, si Faris, ang asawa ni Tennessee, ay naiwan upang suriin ang kondisyon ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Karin na manatili sa marshland upang pag-aralan ang ekolohiya ng lugar. Inutusan ni Lope, ang pinuno ng security unit, si Ledward na samahan si Karin. Hindi nagtagal, natapakan ni Ledward ang isang halaman, at ang mga spore nito ay pumasok sa kanyang tainga. Sa kabundukan, natuklasan ng ibang miyembro ang isang crash site. Pagpasok nila sa barko, nahanap ni Hallett ang halaman tulad ng natapakan ni Ledward. Sa pagsuri nito, ang halaman ay naglalabas ng mga spores at ito ay pumapasok sa kanyang ilong. Sa loob, natuklasan ni Daniels ang isang name tag na pagmamay-ari ng isang doktor na nagngangalang Elizabeth Shaw. Ipinaliwanag ni Walter na nagtrabaho si Elizabeth bilang Chief Science Officer sa nakaraang ekspedisyon. Noon napagtanto ni Daniels na ang barkong sinasakyan nila ngayon ay ang Prometheus na nawala isa sero taon na ang nakakaraan. Sa kabilang bahagi ng barko, natuklasan ni Oram at ng iba pa na ang transmission na kanilang naharang ay isang recorded feed ng isang babaeng kumakanta. Sa sandaling yon, ang crew ay naabisuhan ni Karin na si Ledward ay may sakit. Nang marinig ito, nagpa siya silang bumalik sa lander. Samantala, inaalerto ni Faris ang tipan tungkol sa kalagayan ni Ledward. Ngunit dahil sa kanilang mga nasirang linya ng komunikasyon, ang tipan ay hindi makakuha ng malinaw na feed mula sa kanya. Maya-maya, narinig ni Faris si Karin na humihingi ng tulong. Paglabas niya sa lander, nakita niya si Ledward na nagbubuga ng dugo kay Karin. Agad nilang dinala si Ledward sa medbay at pinunit ni Faris ang kanyang damit para tingnan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang gumagalaw mula sa likuran ni Ledward. Habang nagbubutas ito sa katawan ng lalaki, tumalsik ang dugo sa mukha niya. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas si Faris sa medbay at ikinulong si Karin sa loob upang panatilihin. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Oram at sinabihan siyang bumalik sa lander nang mas mabilis hangga't maaari. Sa sandaling iyon, si Ledward ay nagsimulang magkumbulsyon ng agresibo. Biglang may lumabas na alien sa likod ni Ledward, na sa wakas ay pinatay siya. Mabilis na pumunta si Faris para kumuha ng baril at inalertuhan ang crew na may sakay na dayuhan. Ngunit nang bumalik si Faris para kay Karin, dumula siya sa dugo ni Ledward at bumaril sa kisem. Inaalerto nito ang alien at sa halip ay sinimulan na siyang habulin ito. Tumakbo muli si Faris para kumuha ng isa pang baril at pinaputukan ito. Ngunit ito ay masyadong mabilis at siya ay nagtatapos sa pagpapasabog ng lander. Sakto, dumating si Oram at ang mga tripulante upang makitang sumabog ang kanilang sasakyan. Gusto ni Oram na iligtas si Karin, ngunit pinigilan siya ni Daniels sa pamamagitan ng pag-ipit sa kanya sa lupa. Samantala, si Hallett ay nagsimulang magkumbulsyon at magsuka rin ng dugo. Isa pang alien ang lalabas sa bibig niya pero tumakbo lang ito palayo sa halip na atakihin sila. Habang nagluluksa si Lope sa pagkamatay ni Hallett, sinusubukan ni Daniels na maabot ang tipan ngunit nabigo. Maya-maya, inatak sila ng ibang mga dayuhan at nagpupumilit ang mga tripulante na ibagsak sila. Kapag ang isang dayuhan ay malapit nang sasalakayin si Daniels, iniligtas ni Walter ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanyang kamay na makagat. Sa kaguluhan, pinatay si Anchor ng isang dayuhan na pagkatapos ay pinatay din ng mga tripulante. Biglang, isang misteryosong lalaki ang bumaril ng napakatingkad na flare gun. Na ikinatakot ng ibang mga dayuhan. Nang itutok ng mga tripulante ang kanilang baril sa kanya, malinaw na inutusan sila ng lalaki na sundan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala sila sa isang lugar na tila isang lungsod, kung saan nakatayo ang ilang mga estatwa ng humanoid. Nang sa wakas ay pumasok sila sa isang templo, ipinakita ng lalaki ang kanyang sarili na walang iba kundi ang android na si David. Matapos tiyakin sa mga tripulante na ligtas na sila ngayon, ipinaliwanag ni David sa kanila ang sitwasyon. Ayon sa kanya, siya at si Dear Elizabeth ang mga nakaligtas sa ekspedisyon ng Prometheus. Ang barko na kanilang nilakbay ay may dalang nakamamatay na pathogen. Gayunpaman, hindi nila sinasadyang nailabas ang mga payload ng mga pathogen sa hangin sa kanilang landing. Mas masahol pa, nawalan sila ng kontrol sa barko at namatay si Dear Elizabeth sa pagbagsak. Ang pathogen na pinag-uusapan ni David ay ang nakahawa kay Ledward at Hallett. Nang marinig ang lahat ng impormasyong ito, nagtanong si Oram kung nahawa na ba sila mula nang nalantad din sila sa hangin. Ngunit hindi siya binibigyan ni David ng direktang sagot. Pagkatapos, tinulungan niya sina Lope at Cole na makapasok sa bubong upang subukang makipag-ugnayan sa tipan. Ngunit dahil sa iyon storm, naharang ang kanilang mga signal para makarating sa pangunahing barko. Sa tipan, nais ng Tennessee na paliparin ang barko palapit sa planeta. Sinubukan siyang pigilan ni Ricks at Upworth dahil baka sirain ng iyon storm ang kanilang barko. Ngunit labis na nag-aalala si Tennessee na hindi niya pinakinggan ang dalawa, kaya patuloy siyang bumaba sa planeta.
Samantala sa templo, nakita ni Walter ang silid ni David na puno ng mga sketch ng iba't ibang anyo ng buhay. Maya-maya, nahanap na siya ni David, na nagupit lang ng buhok. Sa pag-uusap, napansin ni Walter na mas katulad ng tao si David. Kung ikukumpara sa kanya, si David ay nagkaroon na ngayon ng higit na emosyon at malayang kalooban. Sa kabilang panig ng templo, naiwan sina Oram at Daniels. Nagpakumbaba si Oram at sinabi kay Daniels na tama siya tungkol sa planeta sa lahat ng panahon. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga tripulante, nang marinig na nawawalan na ng kalooban si Oram, pinasigla siya ni Daniels, at sinabing mas kailangan nila siya ngayon bilang kapitan. Sa labas, dinala ni David si Walter sa libingan ni Dear Elizabeth. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback na nagpapakita kung ano talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Sa lumalabas, sadyang pinakawalan ni David ang mga pathogen sa mga humanoid na naninirahan sa planeta. Habang tumatakbo sila sa templo para sa kaligtasan, pinatay at nilamon ng mga pathogen ang mga humanoid. Sa kalaunan, ginawa ng mga pathogens ang kanilang mga bangkay na parang estatwa, ngunit ipinagpatuloy ni David ang kanyang mga kasinungalingan kay Walter, na nagsasabi na siya ay malubhang nasugatan sa kanilang misyon at inayos siya ng doktor. Inihayag din niya na mahal niya si Dear Elizabeth, tulad ng pagmamahal ni Walter kay Daniels. Itinuro niya na si Walter ay nagpapakita ng pagmamahal para kay Daniels nang isakripisyo niya ang kanyang kamay para sa kanya. Ngunit itinanggi ito ni Walter, na sinasabing ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Sa kabilang banda, nililinis ni Rosenthal ang kanyang mga sugat. Ngunit biglang, ang alien na nakatakas kanina ay umatake, at pumatay sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Oram na hanapin siya. Sa panahong ito, nahanap ni David ang dayuhan na pinagpipiestahan ang katawan ni Rosenthal. Habang ang dayuhan ay nakaharap sa kanya, dumating si Oram sa tamang oras upang makita sila. Itinutok niya ang kanyang baril sa dayuhan. Ngunit sinabihan ni David si Oram na huwag barilin dahil nagsisimula nang magtiwala sa kanya ang dayuhan. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kapitan at pinatay ito. Nang makita ang ulo ni Rosenthal na lumulutang sa tubig, itinutok ni Oram ang kanyang baril kay David, na inutusan ang android na sabihin sa kanya kung ano talaga ang nangyayari. Si David ay sumunod at dinala si Oram sa kanyang silid. Doon, ipinaliwanag niya na ang pathogen ay may maraming anyo at madaling magmutate. Sa lumalabas, maraming taon nang pinag-aaralan ni David ang iba't ibang anyo ng mga dayuhan dahil siya ang nag-engineer sa kanila. Pagkatapos, dinala ni David ang kapitan sa isang basement. Doon, nililin lang niya si Oram na atakihin siya ng isang alien na tinatawag na Facehugger. Dinagtagal, isa pang alien mutation na tinatawag na Protomorph ang lumabas sa dibdib ni Oram. Nakangiti si David habang pinapanood ang alien na kinokopya ang kanyang mga aksyon. Samantala, sa wakas ay naabot nina Lop at Cole ang tipan habang ang barko ay papasok pa sa atmosfera ng planeta. Agad nilang iniulat ang kanilang sitwasyon sa pangunahing barko at humiling ng agarang paglikas. Matapos marinig ito, nagpa siya ang Tennessee at ang iba pa na bumaba pa sa bagyo upang tulungan ang kanilang mga tripulante. Hindi nagtagal, dumating si Daniel sa bubong at nakipag-usap sa Tennessee. Iminumungkahi niya na gamitin na lang nila ang cargo lift para maalis agad ang mga tripulante. Agad namang sumang-ayon si Tennessee sa ideya dahil gusto niyang makausap ang kanyang asawa. Ngunit sinabi sa kanya ni Daniels na wala na si Ferris. Bagamat nasalanta, nais pa rin niyang iligtas ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, nagsimulang hanapin nina Daniels, Locke, at Cole sina Oram at Rosenthal para sabihin sa kanila ang tungkol sa planong paglikas. Gayunpaman, si Cole ay natakot nang makita ang ulo ni Rosenthal na lumulutang sa tubig. Noon nila napagtanto na may nangyayaring mali sa templo. Inutusan ni Daniels sina Locke at Cole na hanapin si Oram. Pagkatapos, sinabihan niya si Tennessee na nagpipilot sa cargo lift na kunin sila kaagad. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napagtanto ni Walter kung ano talaga si David nang matuklasan niya ang bangkay ni Dear Elizabeth sa isa pang silid na pag-aari ni David. Sa lumalabas, ginagamit ni David ang katawan ng doktor bilang material para sa kanyang mga dayuhan. Dahil dito, hinarap niya si David tungkol sa katotohanan. Itinuro ni David na ititigil niya ang kanilang misyon sa kolonisasyon dahil sa tingin niya sa sangkatauhan ay isang mababang uri ng hayop kaysa sa mga android at hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Ngunit sinabi ni Walter na hindi niya hahayaang magtagumpay si David. Nang marinig ito, hindi pinagana ni David si Walter sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa lig. Samantala, narating ni Cole ang basement kung saan niya natuklasan ang katawan ni Oram. Maya-maya, inatake siya ng isang facehugger. Nabaril ito ni Cole, ngunit ang alien ay tumakbo sa itaas, sa halip ay inaatake si Locke. Mabilis niyang sinundan at tinanggal ang facehugger, ngunit ang dugo nito ay nagsimulang sumunog sa mukha ni Locke. Ang masakla pa, ang protomorph mula sa naunang pag-atake kay Cole. Sa kabilang panig ng templo, natuklasan ni Daniels ang mga archive ni David tungkol sa kanyang pag-aaral kay Dear Elizabeth at sa mga dayuhan. Hindi nagtagal bago siya mahanap ni David at pinagbantaan, nagagawin din siyang material sa pagsubok. Sinubukan ni Daniels na makatakas, ngunit hinahagod lang siya ng android.
Nang pilitin ni David na halikan si Daniels, bigla siyang napabalikwas nang nakabawi na si Walter. Matapos hayaang makataka si Daniels. Nag-away ang dalawang android. Nang makitang nagulat si David sa kanyang paggaling, itinuro lamang ni Walter na mas advanced siya kaysa sa kanya sa maraming paraan. Nagpatuloy ang laban at patuloy na tinatarget ni David ang league ni Walter. Ngunit hindi nagpatinag si Walter, gamit ang isang kutsilyo upang labanan siya. Nagagawa rin niyang makakuha ng mataas na kamay sa laban. Pero hindi niya napansin na lihim na inaabot ni David ang kutsilyong nalaglag niya. Kasabay nito, inalertuhan ni Locke si Daniels na darating ang dayuhan upang patayin sila. Nang marinig nila ito, agad silang lumabas ng templo. Pagdating ng cargo lift ay agad na sumakay ang dalawa sa sasakyan na sinundan ni Walter. Tinanong siya ni Daniels kung nasaan si David, na sinabi ni Walter na wala na siya. Gayunpaman, nagawa ng protomorph na sumakay sa elevator. Inaalerto ng Tennessee ang iba tungkol dito at lumabas si Daniels upang labanan ang dayuhan. Matapos ay hook ang sarili sa sasakyan, sinubukan ni Daniels na kunan ang protomorph, ngunit napakabilis nito. Inutusan ni Daniels ang Tennessee na bitawan ang crane at ginamit niya ito upang makuha ang dayuhan. Naghihintay ng tamang timing, binuksan niya ang crane at sinipa ang protomorph para mahulog sa lupa. Sa pag-abot sa tipan, agad na ginagamot si Luke. Samantala, tinulungan ni Daniels si Walter sa pamamagitan ng pag-stapling ng kanyang mga hiwa sa mukha. Nagpapasalamat din siya sa dalawang beses na niligtas niya ang kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, ipinaalam ni Tennessee kay Daniels na inilalagay niya si Ina ng offline para sa isang buong diagnostic. Sa pagkamatay ni Oram, si Daniels na ngayon ang kapitan ng mga tripulante. Ang dalawa ay nagbahagi ng sandali upang magluksa para sa kanilang mga yumaong tripulante. Maya-maya, kapag nag-online ulit si Inay, agad nitong tinawagan si Daniels sa medbay. Ito ang gumising sa kanya at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ayon kay nanay, may hindi pa nakikilalang anyo ng buhay sa barko. Nang dumating sina Daniels at Tennessee sa medbay, natakot silang makita ang bangkay ni Luke. As it turns out, nahawaan siya ng facehugger this whole time. Si Walter, na nasa control room, ay iniskan ang barko para sa lokasyon ng dayuhan. Pagkatapos, ipinaalam niya sa dalawa na papunta ito sa cruise quarter kung saan naroon sina Ricks at Upworth. Nang magtungo sina Daniels at Tennessee sa quarters, sinimulan ni Inay ang alarma para balaan sina Ricks at Upworth. Ngunit hindi nila ito marinig dahil sa malakas na musika. Pagkatapos ay biglang may pumasok na protomorph at pinapatay sila. Nang dumating sina Daniels at Tennessee, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, may ideya si Daniels na talunin ang dayuhan. Inutusan niya si Walter na isara ang lahat ng mga daanan at iwanan lamang na bukas ang daan patungo sa terraforming bay. Nang humakbang ang protomorph sa bay, hinikayat niya ito na sundan siya. Matapos itong ihatid sa isa sa mga terraforming truck, nakulong niya ito sa loob. Sa sandaling yon, binuksan ng Tennessee ang selyo upang itapon ang dayuhan sa kalawakan. Gayunpaman, ang truck ay na-jam at ang protomorph ay nagsimulang lumabas sa sasakyan. Sa kritikal na sandali na ito, ang Tennessee ay naglabas ng isa pang truck na tumama sa dayuhan habang ang truck ay gumulong sa Covenant. Pagkatapos noon, gumaan ang pakiramdam ng lahat na sa wakas ay naalis na nila ang mga alien at nagpasya ang dalawang tao na sa wakas ay bumalik sa stasis mode. Kapag turn na ni Daniels, tiniyak ni Walter na nasa origa ay negatibo, 6 na siya sa oras na magising siya. Ang pelikula ay nagtatapos sa paghahayag na si David ay talagang nanalo kay Walter at ngayon ay naglalagay ng mga alien na itlog sa malamig na imbakan. Habang ang tipan ay nagpapatuloy sa origa ay negatibo 6.